So yun na nga guys, welcome back to my YouTube channel and our topic for today is paano mag-cash in sa GCash and Paymaya gamit ang Growsari apps. Good news, dahil nadagdagan na naman ang ma-o-offer sa suki natin, kaya na mag-cash in sa GCash and Paymaya gamit lang ang Growsari apps. Kung may suki ka na kailangan mag-top up sa kanyang GCash o Paymaya wallet, kaya mo nang gawin. Mahalaga ito, especially now, dahil marami ng tao ang gumagamit ng mga GCash para magbayad sa mga online shopping orders, bills payment, o kahit anong mga online na pwedeng magbayad sa GCash or Paymaya. Ngayon, kaya mo na rin maging cash-in center at kumita sa patong kada GCash o Paymaya cash-in. So, yun na nga guys, bali isishare ko lang kung magkano or ilang porsyento yung ipinapatong ko pagdating sa aking transaction na ginagawa every time na may magka-cash in sa akin tulad ng GCash and Paymaya. So, nasa screen na po and of course 2% lang po. So, meaning to say, sa 1,000, so meron kang patong na 20 pesos. So, yun po yung 2% ng 1,000 and same lang po sa Paymaya cash in. So, ganun lang po kababa yung aking patong. So, kayo ba mga kasari, magkano ba or ilang porsyento ba ang kinukuha nyo pagdating sa inyong mga cash in sa GCash and Paymaya cash in? So, yun na nga guys, alam ko dito sa mga kasari natin and sa mga super tindero-tendera, so marami pa rin ang nagtatanong kung paano gamitin si GCash and si Paymaya sa loob ng GS apps. So, dito guys, ituturo ko step by step and I hope na makuha nyo and may adapt nyo pagdating sa inyong mga gagawing transaction. Itong step by step na ito, so ito yung pinaka-guide natin para at least malaman natin kung paano ang tamang paggamit sa loob ng Growsari apps. So ito na nga guys, ituturo ko na kung paano gamitin si GCash o Paymaya cash in. So makikita pa din natin to sa ating screen ngayon na kung saan yun yung pinaka-guide natin para at least madali nating maintindihan and madali tayong matuto pagdating dito. So una, pumunta lang tayo sa GS apps. After ng GS apps, pindutin ang e-negosyo section at piliin ang e-wallet cash in. From e-wallet cash in, makikita nyo na po si GCash or si Paymaya na kung saan depende sa kailangan ni Suki. And after nun, yung pangatlo, i-type lang ang mobile number na nakaregister sa GCash o Paymaya ni Suki. At pagkatapos, ilagay natin ang halaga na ika-cash in. Tandaan na ang minimum cash in requirement sa GCash ay 10 pesos at ang minimum requirements naman kay Paymaya is 100 pesos. Kapag magka-cash in sa Paymaya, kailangan din natin ng 7-digit money code na kung saan manggagaling sa Paymaya app ni customer or ni Suki. At meron din tayong instructions sa loob ng GS apps kung paano ito hanapin. Para malaman to, buksan lamang ang Paymaya app ni Suki at i-click ang cash in. At ang susunod natin gagawin, hanapin at i-click ang Easy Pay bilang cash-in partner. Ilagay hangalaga ng ika-cash-in at i-continue ito para ma-receive ang 7-digit money code. And lastly, kunin ang 7-digit money code from your Suki at i-type lamang ito sa Growsari app. So guys, ito na nga ang ituturo ko na sa inyo kung paano naman mag-cash-in sa GCash cash-in. So una, buksan lamang ang GS apps. From GS apps, hanapin lang si e-negosyo section at piliin ang e-wallet cash in. Sa loob nun, makikita natin si GCash and pindutin natin iyon. At after nun, so may makikita tayo dito na enter mobile number, customer's name, at yung amount na ika-cash in ni Suki. So yun na nga guys, bali ilalagay lang natin kung ano yung naka-register dun sa GCash number ni Suki. And ilalagay natin yung name ni Suki at yung amount na ika-cash in niya. So ganun lang kadali. So yun na nga guys, bali i-double check lang natin kung sakto or tama ba yung details na nandun. And para at least, so i-confirm na natin yun. And so paalala lang po, ang pwedeng gamitin lang dito is Grow Coins para sa ating cash-in service at hindi po pwede ang ilista. So ang ilista po ay exclusive lang po sa ating paninda, e-loading, and for bills payment. So inuulit ko po, hindi po pwedeng gamitin pang cash-in ang ilista. So kaya naman siguraduhin laging may laman ang ating Grow Coins para at least meron tayong pangkasin sa mga suki natin. Kaya naman kung walang laman ng iyong Grow Coins, pwede ka rin mag-top up sa mga sumusunod na nasa ating screen ngayon.
So yun na nga guys, tapos na tayo and pwede na nating i-collect ang bayad ni Suki kasama ang iyong patong or service charge. So kung ang cash-in niya is 500, so meron lamang tayong charge na 10 pesos. Kung nag-cash-in naman sila ng 1,000, 20 pesos ang ating patong or service charge. So nasa sayo po yan kung magkano po yung ipapatong natin, nasa location nyo, kung saan area po kayo. And of course, kayo na po yung magde-decide kung magkano yung ipapatong nyo sa 1,000 or sa ika-cash-in ni customer. And of course, kapag naging successful ang cash-in, makakatanggap si customer ng SMS or text message. And syempre, bilang isang tindero at tindera, pwede nating i-check ang transaction status sa ating i-negosyo section sa may account section app. So yun na nga guys, ganun lamang kadali ang ating cash-in pagdating sa GCash and Paymaya. Kung ako sa inyo, mag-top up na kayo para at least meron tayong pang-cash-in kay Suki. So, nauuso nga, yun nga, yung mga pambayad ng mga online shoppings. Tulad sa Lazada and Shopee. Ayan, so, halos lahat is gumagamit na ng online payment. Gamit ang GCash and Paymaya. So, lalo na ngayon, no, magpapasko. So, maraming magbibigay ng aginaldo. So, yung iba magbibigay na lang through GCash. Kasi nga, yung iba talaga namang sinisecure nila yung kanilang mga safety pagdating sa ganitong sitwasyon ngayon. So, yun na nga guys. Hanggang dito na lang ating video ngayon. I hope na sana may natutunan na naman kayo sa akin. And dahil dyan, kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, so huwag kalimutang i-like, share, and subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. At huwag na din kalimutan ang bell button para at least lagi kang updated sa ating mga video. So yun na nga guys. See you on my next video. Bye!